masayang kwentuhan at matalinong talakayang bitbit ng tambalang pinagtibay na ng panahon at mga isyong panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting. Lahat ay kabanding. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino. Issue spotted. Oh my! Friday na naman, mga kaserbisyo. Ay, hindi lang po Friday. Last day na po naming pagsasahim papawid para sa buwan ng Agosto. Dahil alam niyo naman po, sumisilip-silip na po si JMC, Jose Marijan. Dahil papasok na po ang mga bear months. Alam po natin yon, di ba? Pinakahihintay po ng... siguro ng ilan, ay nagusto na po nila na makaramdaman na po ng malamig-lamig na simoy ng hangin. At syempre po, ang inaasam-asam na 13th, 14th, 15th, 16th, ay kadami-daming mga month-month pay. Kayo kaya yon, kasama kaya kayo doon? Supreme Commander, ay grabe oh! Carless day po today tayo ha, dito po sa Issue Spotted. Dahil si partner Casey, Carmina Constantino, meron lang pong inaasikasong mahalagang bagay sa labas po na ating himpilan. Pero tayo po ay talaga namang masasabi nating blessed today. Grabe, oh, sobra. Dahil tayo po ay meron ding mga kasama. Kasama ko rin po sa ating pong pagbabalita sa the ABS-CBN News Channel. Ating pong salubungin ang masigabong palakpakan. Oy, ang aking bagong partner pansamantala today, si Pia Gutierrez. Partner, gandang hapon. Gandang hapon. Grabing welcome. Nako. Siyempre. At medyo napaaga yung pasok ko today. Ah. Hindi na siya world tonight. Oh, medyo hapon-hapon ang pasok natin. Tagalugin mo na lang ang daigdig ngayong gabi. Ay, yan po si Pia Gutierrez. Kung hindi niyo pa po siguro alam by now, mga kaservisyo, si Pia po ay ating kasama sa The World Tonight sa ABS-CBN News Channel. At siya rin po ang ating pong Malacanang correspondent ha, na ABS-CBN News. Kaya lahat po ng kilos po ng Pangulo, yun po, sinusubaybayan po ni Pia. Wala bang galaw si Pangulong Bongbong today? O kanina, nagkaroon siya ng courtesy call nung defense minister. Minister ng Vietnam. Ano pangalan? Teka, medyo ano. Hindi naman. Ay, grabe, medyo you're so mahirap, racist. Medyo mahirap yung kanyang ano. Tapos, siyempre, yung... Hindi naman Chimenet ang kanyang pangalan. Ay, hindi. Hindi Chimenet. O, sige. Alright. Sure ka, ha? Hindi Chimenet pangalan niya, partner. Hindi naman yata Vietnamese yung Chimenet. Hindi Chimenet. Hindi tunog Chimenet. Ay, grabe. Alam niyo ba yung salitang Chimenet, mga kaservisyo? Baka kanina umaga pag gising niyo, baka kagabi pa naririnig-rinig niyo na yung Chimenet. Bakit po kumakalat yung salitang Chimenet na yan? Ha? Mm-hmm. Dahil po sa mga pagdinig po ng House Appropriations Committee, doon po sa panukalang 2025 budget ni Vice President Sara Duterte. Eh kahit pa paano po, pati po yung mga pagtanggi niya na sumagot sa mga tanong po ng mga kongresista, ano ba nangyari doon? Napagkatuwaan ba ang tawag doon, partner? Kaya nga, ang bilis ng mga netizens eh. Mm-hmm. So, matuwa very memeable. Oo naman, ang dami-daming memes. Nagulat na lang ako, nagising na lang ako isang araw at puro yun na lang ang mukhang bibig ng mga tao. Maririnig ba natin ulit yon, Supreme Commander? Ano ba ang pagkakasabi? Ready na ba sila kung pwede nating parinig lang sa mga kaservisyo natin? Ano ba yung pagsagot kasi ni Vice President Sara Duterte na talaga namang naka-invento patuloy ha, ng bagong salita?
ang mga malikhaing pong mga tao sa social media. Parinig nga natin kung ready na, Supreme Commander. Senyasan mo lang ako, ha? Paririnig natin sa inyo, mga kaservisyo. Ano ho ba yung pinagmulan nitong bagong salita na shimenet? Ha? Shimenet! Oh, sige, parinig, parinig. Shimenet like my answer. Shimenet like how I answer. Shimenet like the content of my answer. But I am answering. Ayun, shimenet like my answer. Shimenet like the content of my answer. Kaya tuloy, yun lamang pong bahagi na yun ang pinulot po ng mga napakalilikot na mga utak po, napakatataba po na utak social media. Akalain mo sa haba ng hearing. Yun lang ang napulot. Yun ang takeaway talaga ng mga tao. Pero hindi pa ho nagtapos doon, mga kaservisyo, partner. Mm. Hindi lang ho yung salita na yun ang naimbento. Kundi marami pang mga kanta na nilikha na ang lyrics po ay pinalitan at nagamit po yung salitang shimenet, partner. Vietnamese. Vietnamese. Oh. Kaya tuloy ang Vietnam kasi mga kaservisyo, kahit masabihin mong kaagaw po natin sila sa ilang po mga maliliit na ano ba tawag doon, mga reefs at pati mga isla sa Spratlys, ay hindi po tayo hindi po ganun kasama ang relasyon natin with Vietnam. Kahit na meron po silang inaangkin din, no? Sa ilang mga teritoryo na supposed to be nasa Spratly Islands. Kaya tuloy, kanina, meron pa talaga tayong marang bagong defense agreement ba, partner? Na yes, nilagnaan? Ano ba ang laman nun? Yun ang yung pa natin, no? Yung detalye ng defense agreement. Pero ang maganda dyan kasi, no, maalala mo, nung January, pumunta doon si President Marcos. Sa Hanoi? Sa Hanoi. Ah. At doon sa meeting nila, talagang napag-desisyon na nila na to further strengthen, expand yung cooperation ng Pilipinas at kasama na dyan yung defense and security. So dumadami yung mga kaalyado natin, ha? Meron tayong mga, ano ba yung mga iba pa mga defense agreement natin, di ba? Meron din tayo sa Australia. Yes. Di ba? Katatapos lang nun. And if I'm not mistaken, meron din sa Singapore. Ayun nga, meron din tayo sa Singapore. So marami-rami na po tayo mga kasangga, ha? Sa ating pong pagpapatrolya sa ating karagatan. Ngayon ang tanong, partner, bakit yung alok ng Amerika ay ayaw pa nating tanggapin? Kasi mismo yung National Security Advisor na, ha, si Jake Sullivan, mga kaservisyo, pumunta po ng Beijing. Kinausap po niya si President Xi Jinping at yung iba pang mga official ng China. At sinabi niya, tahasang sinabi na ni US National Security Advisor Jake Sullivan na kukonsiderahin na nila na pag-atake sa Pilipinas yung pag merong inatake sa mga civilian ships kasama na ang Coast Guard at pati aircraft, partner. Tapos inulit na naman ni Sullivan yung alok na pwede bang sumama ang Amerika sa pagpatrol niyo or pag resupply mission. Ayaw pa rin tanggapin, partner. Bakit ganoon? Bakit nga kaya? Ayaw tanggapin ng AFP dahil pinipilit pa rin ng armed forces na kaya naman pa daw natin ang sarili natin na magsagawa ng mga resupply mission. Eh kapag ganoon nagsalita na rin si Senator Tolentino. Si Francis Tolentino, sabi niya tama na yan, di ba? Dapat lumaban na tayo. Hindi na yung estratehiya natin na lagi na lang tayong inaapin ng China. Sabi niya, gawa na tayong bagong estratehiya. Kapakinggan kaya ng Pangulo yun, partner? Sana talagang pakinggan. Kasi kung alam mo yung kung makikita mo yung estratehiya mo, na palagi mong ginagawa, palagi nang pumapalpak. Nagkakaroon ng problema. Saka, siguro it's time, di ba? Yes. Saka ano feeling ko? Panibagong estratehiya. Feeling ko, paulit-ulit na lang naman yung reaction natin habang tayo binubomba ng tubig o binabangga ng mga barko ng China. Kaya alam na ng China, predictable na. Kumbaga, napinta na nila kung magiging reaction natin lagi. Ngayon, sabi nga ni Senator Tolentino, baguhin naman natin. Diba? Hindi naman yung lagi tayong inaape, lagi na lang tayong nagpo-protesta. Wala namang reaction ng China kung hindi sabihin tayong may kasalanan, di ba? Laging ganun eh. Kasi hindi naman pwedeng reklamo ka lang ng reklamo, no? Oo. Parang barangay lang yun. Reklamo ka lang na reklamo, pero wala naman nangyayari. Ilan na bang diplomatic protest, partner? Hindi na mabilang. Oo, napakarami. Hindi na kayang bilangin. O, sabi nga ni Indo-Pacific Commander, si Admiral Paparo. Oh, si Paparo. Sabi niya, it's very reasonable yung idea na
samahan yung ating mga eskortan? Vessels o eskortan sa West Philippine Sea. Oh. Why not, diba? Oo nga, pero syempre, eto na naman, mayroon mga pumapalag at sinasabing baka lalo daw lumala yung tension kapag nakihalo pa yung Amerika, di ba, sa ating pong pagpampatrolya. Anyway, so iba pang mga balita, no, mga kaservisyo, ngayong araw na ito ay sinampahan na po ng money laundering case. Ito pong si dating Bambam Mayor Alice Go, ito pong Pogo Incorporator na si Cassandra Leong at marami-rami pa ho ba, ha, na mga 33 iba pa na kinasuhan daw ng money laundering. Kasi parang nakita ata ng mga otoridad, partner, ha, na yung mismong pagbabayad daw ng mga bills, utility bills ata nung Pogo Hub, ay nagagaling pa daw mismo sa account daw ni dating Mayor Alice Go. So paano nangyari yun? Siya ang nagbabayad, di ba? So nagtataka din yung mga otoridad, bakit sa kanya dinadaan yung pagbabayad ng mga utility bills na nung Pogo Hub. Anyway, so makikibalita po tayo. Alamin po natin ano ho ba ang naging batayan para po dun sa paghahain po ng money laundering na kaso laban po kay dating Bamban Mayor Alice Go, kay Cassie Leong at ilan pang mga personalidad. Makakapiling po natin, nasa linya po natin telepono ngayon, tagapagsalita ng Philippine Anti-Organized Crime Commission, si Dr. Winston Casio. Dr. Casio, magandang hapon po. Tony and Pia po ito. Tony, Ria, magandang... Pia. Tony and Pia, magandang hapon po at magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay ulit. Thank you po. Muna tayo. Oo po. Musta po, ha? Ano po ba ang nakitang ebidensya para maghain itong money laundering complaint dito sa mga personalidad na ito? Napakarami ho. We have, nakita niyo naman kanina kung gaano kakapal yung complaint, yung charge case file namin, case folder. Medyo makapal. Una is we have seen money transaction that goes through certain bank accounts that goes into the payment of bills, for example, that goes into the buildings, the constructions of the infrastructure doon sa Baofu that cannot be explained by the income, so to speak, of those bank accounts and the individuals na inakusahan namin ng money laundering. So, matibay aming ebidensya, yung karamihan sa kanilang mga pinampatayo, pinapambayad, so kung ano man, galing sa mga scamming activities talaga. Ah, oo. Sa ngayon po ba, lahat po ba ng mga assets ni dating Mayor Go ay frozen na ho ba talaga o meron pang ibang hindi pa saklaw nung freeze order? We hope na freeze na namin lahat. Na-extend, by the way, ang aming freeze order, ha? Until January. January, so, maximum period of 6 months allowed by the Anti-Money Laundering Act. So, frozen po ang kanyang mga accounts and so on and so forth until middle of January po yun. Pero kay Mayor Go lang po ba yung na-freeze? O meron pa po bang ibang Other associated accounts. No? So, medyo may ibang mga accounts din po ng ilang mga personalities at saka mga ilang kumpanya na dumidikit, nakadikit, at hindi ma-explain yung kanilang mga transaksyon na nakadikit doon sa pangalan ni Alice Go. Several companies din po, yung mga companies na mga incorporators, yung mga Go, and so on and so forth. Medyo marami. Pati kay Cassie Ong, frozen din yung assets niya. Hindi pa po. Hindi si Cassie Ong, hindi pa po natin applyan po yan ng civil forfeiture sapagkat kanina nakasuhan pa lamang si Cassie Ong in relation to money laundering because of her apparent connection to the Bamban. So lumalabas na hindi lamang siya basta-bastang simpleng incorporator nitong Lucky South 99 at saka Whirlwind authorized representative. Kundi meron din siyang mga transactions that goes into Bamban, Aufu, no? So kaya nakasuhan po natin siya ng money laundering din. Iba pa yung isasampa nating kaso sa kanya na medyo mas matindi-tindi kasi sigurado talaga tayo makakasuhan natin ito si Cassie Leong sa edad niyang 24, 19 years old siya, nagsimulang pumasok sa illegal sa industriyang ito. So, medyo bata-bata pa ito. But we will file qualified trafficking in person charges also. We're examining all evidence in relation to Q-tip para ma-file din namin sa kanya. Pagsap ng ebidensya, Tony, Pia, masasampahan din po siya. Okay. Partner, may tanong ka. So, attorney, can you give us an idea gano'ng kalaki? Hindi po. Director Casio lang po. Sorry. Okay, so Director, pakibigyan kami ng idea gano'ng kalaking pera ang involved dito? In the increments of 7 billion pesos.
100 billion pesos worth of cash, bank account, so to speak, and around 6 point something billion worth of real estate infrastructure. Alright. At ano yung mga transactions na nakita ninyo na very suspicious, Director? Medyo marami-rami eh. Yung hindi talaga ma-explain nila dyan, isang paglabas-pasok ng mga pera na nanggagaling halimbawa sa account ni Alice Wu, pambayad ng mga bills, mga perang bigla na lang sumulpot para makapagpatayo ng infrastructure, pero hindi naman dumaan yung pera doon sa mga legitimate na mga sources. So lumalabas na merong tinatawag na layering, no? So itong ano po yan eh, that's a mark, that's a trademark of money laundering, yung tinatawag nating corporate layering, no? Pagtatago ng pera sa mga korporasyon tapos di umano siyang gagamitin, etc. Pero at the end of the day, tinatago lamang nila yung illicit source. No, pinagtatakpan nila yung illicit source of the money. Illicit source, yun nga po sana tatanong kayo, Director Kasha, dahil kaya nga po minamani laundering, dahil yung pera po ay naggaling sa illegal na aktibidad at saka ipapasok sa legal na negosyo para paglabas, nalinis na. Ngayon, ang tanong nga po, illicit operation. So yun po ang hindi pa nyo natutukoy sa PAOK, Director. Meron na po. Meron yun na. Nga po, most of the source of the income are coming from scamming activity. Scamming. Yun. Gaya nga po nang earlier pronouncement namin sa PAOK at na-sustain din po ni Secretary of Justice Boying Remulla, yung operasyon ng Bamban at saka Porac, interconnected po yan. Nauna pong mag-operate itong Porac, no? As early as 2019, nag-ooperate na po yan. So they were operating in several locations. Friendship Highway sa Angeles, sa Psych Ward dyan sa may Porac, then sa Bamba, sa Lawag and Bigan. So it was earning money already. And a good number of the scamming proceeds ay fina-funnel through nila papunta ng Bamban. It is for that reason na yung Bamban, titinan ninyo yung pinagkaiba ng Porac at saka Bamban, Bamban looks more sophisticated in comparison to Porac, di ba? Because a good deal ng proceeds ng Porac na gamit nila para ipampatayo dyan sa Bauko na yan, yung Bamban na yan. Yun pala ang connection ng dalawa, ha? Ang talagang nakinabang doon sa money laundering ay yung mismong itinayo sa Bamban. Director? Yes. Gaya nga po nung sabi ko po nung nakaraan, there is a profit sharing. The relationship between Bamban and Porac is more of profit sharing. Meaning to say, what the profit that was earned, generated from Porac, pinanel nila papunta doon sa Sunyuan, sa Baoku. Kung hindi po natigil yung Bamban or Sunyuan, papunta pa po siya sa ibang mga lugar. So may iba pang Pogo hub na makikinabang dapat? Dapat po. In fact, may mga nakikita kami mga traces pa eh, na may kinalaman doon sa Lucky South at saka dito sa Bamban, sa iba't ibang lugar pa sa Pilipinas sa sinusundan pa namin. Pero operating pa rin ho ba yung mga ibang lugar na yon or sarado na rin? Meron pa po. Meron pa po nag-ooperate na mangilan-ngilan. Alam mo, Tony, iyak. Pag illegalista ka talaga, if you're criminal-minded, no? So you will always try to find ways and means to be able to circumvent the law. Ano yung sabi nyo? Illegally? All of these people are simply biding their time. Ano yung ginamit yung salita? Illegalista? Illegalista. Parang criminal minded. Ikaw nagpapauso ka rin, Director, ha? Yung parang shiminit lang yan, ha? Illegalista. So, ibig sabihin po nun, yung iba pa hong na in operation, dahil sinabi po ni Paolo Marcos, bigyan sila ng up to the end of the year na mag-wind down ng operations, eh. Sa ngayon po ba, sa tingin ninyo, kailangan i-wind down na kaagad itong mga to? Sir, mali po yun. Mali po yun. Yung sinasabi kasi ng iba, wind down, saka pa lang sila magtitigil kapag patapos na yung taon. Hindi. Clarify po yan. Immediate dapat. Stop sa right amin now. Lahat. Clarify po sa amin yan. Ang ibig sabihin ng winding down, the very moment that he said during the tone na naitigil, simulan nang itigil. Hindi yung mag-aantay pa kami. We'll take our sweet time. No. In fact, may mga draft proposals na po kami on how to proceed. Kaya lang, it still needs the whole of government approach kasi sobrang laki po eh. Yeah. Laki talaga ng problema ng ito na iniwan sa atin ng sino mang mga Poncio Pilato na nagkanulo sa bayan. Aray ko.
Alam mo, Director, napakasakit mo naman magsalita na Budang Poncio Pilato ba? Totohanan lang yun. Totohanan lang yun, Tony. Hindi ko talaga, talaga matanggap. Talaga may mga Poncio Pilato nagkanulo sa bayan para maging ganito kalaki ang problema ito. Si Pia ho kasi kukover po ito sa Malacanang, Director Casio. Kaya narinig niya siyempre yung sona ng Pangulo na sinabi niyang iban na kaagad, di ba, yung mga pogo. Pero nilinaw ba ng, usually si Executive Secretary Bersamin nagsasalita, di ba, para magpaliwanag? Hindi naman nagsasalita. Ayaw rin magsalita. Paliwanag po yun, clarify na po sa amin ni ES na okay. yung direktiba ng Presidente is when he said winding down, starting today, all pogos are banned. Actually, that is what he meant. Yes. Ganong kaklaro. Kaya kami, tuloy-tuloy, in fact, kung ano mga ginagawa namin lately para maayos yung protocol, no, yung mechanism. Yeah. We cannot wait, Tony, until December kasi baka mamaya humingi pa ng extension ng mga yan. Pag meron hubang mga ganitong naihain na ng money laundering complaints sa, ano ba to, sa korte, no? Tony, sa DOJ. DOJ, sorry. DOJ. Yes, yes. Ina-expect niyo ba na this will also lead to arrest warrants for the respondent? So, hindi naman po. Of course, it will lead to that. No? Ah, okay. So, money laundering, although it is based on a predicate crime, dito ang predicate crime natin is qualified trafficking in person. Mm-hmm. This would also lead to arrest warrants. No? Oh. So, pag nagkaroon na po ng resolusyon, yung panel of prosecutors na nag-evaluate ng ating ebidensya, yung tawag natin dyan, yung proseso ng preliminary investigation, pag inakyat po sa korte yan, maglalabas po yan ng warrant of arrest. Okay. Then, halimbawa, si Alice Cuo, wala pa sa Pilipinas, we can use the warrant of arrest to issued by the court extradited. To be the basis of what is known as a red notice sa Interpol okay. para maglabas ng international arrest warrant. Ayun. And sino po ba yung mga kasama doon sa 33 iba pa na hahainan nyo ng money laundering complaint? May mga malalaking personalidad? 36 po sila lahat eh. 36. Of course, una si Alice Cuo, okay. yung kanyang kapatid na si Sheila Go, kapatid din. Nga ba o hindi, yung kanyang kapatid na si Timin Go, yung kanilang kinikilalang ama na si Angelito Cuo, tsaka yung kinakasama ng kanilang tatay na si Lin Winnie. Kinasuhan din po natin dyan yung lahat ng officers, incorporators ng Sunyuan, Hongsheng, at saka ng Baofulan Development. Uh-huh. Kasama dyan yung mga naakos na nakulong na doon sa Singapore, na pinakawalan ng Singapore, sila Lin Baoying, Chang Ruijin, at syempre ito si Catherine Cassandra Lee Ong. Uh-huh. So, 36 all in all po ito. 36. Director, kasi 87 diba? Counts of money laundering against 36 individuals. Director, kasi 'di ba itong si Alice Go eh merong farm, merong piggery, merong mga iba't ibang mga businesses. So ito ba eh part nung money laundering operation? Yes, ma'am. All of their company, ang tawag po natin diyan corporate layering nga po, no? Corporate layering simply means that you set up corporations, businesses to be able to funnel illicit proceeds through those legitimate businesses in the hope na once it goes through the legitimate businesses ay hindi na masusundan ng gobyerno. Hindi na matitrace. Yes, mawala ng trace. But of course, it's easier said than done. You have to be a very good money launderer para hindi po makita yung trace na yon. Ano, Director Casio, pasensya na, tatanungin ko na rin naman to, di ba? Eh, dahil nga po nauugnay po si dating spokesperson Harry Roque bilang umaabogado para kay Cassie Lee Ong. O, tumutulong lang, no? Hindi naman ho siya nakikitang makakasama eventually dito sa money laundering complaint. Wala naman po. In relation po dito sa Bamban, wala pa po kaming sapat na ebidensya para mailing po siya sa operation nitong Bamban. Okay. Ang amin po nakikita in relation to Mr. Roque, to Attorney Roque, is with regards to his possible liability in relation to the other, no, to the other pogo, ito pong Lucky South 99. Pero yun nga po, that's still under evaluation. Ang pinali pa lang natin kanina, Bamban. Wala pa po tayong fina-file ng pora kasi ayaw ko namin mag-akusa ng hindi sapat ang ebidensya. At saka sinusundan din namin, Tony and Pia,
yung nangyayari sa Kongreso, ha, sa Senado. Kasi to be honest, nakakatulong ho sila sa investigasyon. Ang gagaling ng mga kongresista. Ang daming leads na nakukuha dahil sa House of Representatives hearing. Eh, kaya nga ayaw minsan magsalita ng mga resource person. Eh. Sinasabing, I invoke my right, Your Honor. Ganun lang. They could sagot. Invoke their right against self-incrimination, of course. It's within their right. But then again, that gives us more perseverance to be able to look into their transactions and their activities over the years. Yeah. Marami naman kami nakikita. Ang tabayanan lang po, kasi sabi nga po natin, money laundering, filing of money laundering and financial investigation is not an easy task. Napakahirap po nito. Okay. Pero rest assured po, na ginagawa naman po namin lahat ang aming trabaho. Opo. Partner, may pahabol ka pang tanong kay Director? Director, may iba pa ba tayong kaso na abangan? Ang usual kong masasabi, abangan na lamang po ang susunod na kabanata at medyo mahaba-haba pa po ang ating drama episodes na to. Drama episode. Pero alam mo ba yung salitang shiminet, Director? Huwag na natin dalhin ang usapan pa doon. Hindi, kasi gusto ko lang nga kasi tanungin kung she may not be involved in money laundering. She may not be involved. Wala naman po kami nakikita. Wala kayo nakikita. Ganun, sige. Wala kami nakita kay Madam Shimenet. Okay. Thank you po. Director Casio, salamat po and have a good weekend. And thank you. And see you. All of us. Have a good weekend. See you next month kasi magse-September na eh. Mamayang ilang oras na lang ilang po yun. So, maraming salamat po. And let's all have a good time. Thank you. Thank you very much. Si Dr. Winston Casio, tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission partner. Ha? Mm-hmm. Ano, 87 counts of money laundering at para lamang yun dun sa operasyon ng Bamban. Mm-hmm. Ha? Near your hometown. Di nyo ba alam, mga kaservisyo, na tarlakenyo itong si partner? Oo. Ah, pag nakikita niyo yung gumagala-gala sa Luisita Mall yon si Pia Gutierrez po yun. Ako na yun. Iniisip ko nga, partner, kung ano magandang tandem name natin. Kasi syempre, pag kami ni Carmina and Tony, Karton, di ba? Nung naman si Kat Domingo, na isa rin kasama ni Pia, nagkukawa sa Malacanya ang humalili kay partner kay Sinon, naging Tongkatsu. Kasi Tony Kat Issue. Tongkatsu. Iniisip ko anong pwedeng tandem name natin. Wala akong maisip. Pwede bang Kakan to Pia? Marang hindi maganda pa nang napakinggan. Marang mas masarap pakinggan yung Shemenet. No! Grabe. Oh. Ano bang tawag dito? Ano ba ang palayaw ni Pia? Pia lang, no? Pia lang eh. Wala namang ibang tawag sa'yo si Errol, di ba? Si Commander Errol. Oh, eh. Kamusta? Nakikinig ba si Commander Errol ngayon? Oo, sinabi ko sa kanya, makinig siya. Kikwish ka namin mamaya kung ano pinag-usapan namin ni Pia. Alas 6 na po ng gabi, mga kaservisyo. Kami po ni Partner Pia ay magbibigay daan lamang po sa ilang po mahalagang mensahe. At syempre po, pagbalik po namin, makikibalita po tayo sa ating pong mga kaservisyo. Meron ba? Mga kaservisyo reporter? Alright. Oh, dalawa pa. Oh, kadami. So much like money laundering. Sa ating po mga kaservisyo reporter, magbabalik po kami ni Partner Pia dito pa rin po sa Issue Spotted, 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 Spotted. Wala akong kasama. Spotted, 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 Spotted. Talakayang hitik sa Issue ng Bayan. Six o four na po ng gabi, mga kaservisyo. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Issue Spotted dito sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istrenta. Ako po si Kakan Entering, kasama po ang aking partner for the day. Sino pa? Pakilala ka, partner. Pia Gutierrez. Oh, ay, grabe! Oh, wala po kaming tandem name ngayon kasi medyo masyemenet po yung aming tandem name kaya hindi ko na po gagamitin. Makikibalita po muna tayo sa ating mga kaservisyo reporters. Reklamong money laundering laban kina dating Bamban Mayor Alice Go at iba pa. Madadagdagan pa raw ayon sa Anti-Money Laundering Council. Nagbabalita at nagseservisyo si Christian Yosores. Christian.
Tony at Pia, inihahanda na ng AMLAC, PAOK at NBI ang karagdagang reklamo na money laundering laban kaya nating Bamban Tarlac, Mayor Alice Co. at iba pa. Ayon naman kay Justice Undersecretary Jesse Andres, maaari ding maharap sa reklamo ang mga bangko kapag napatunayang may pagkukulang sila sa pagbabantay sa mga perong sangkot sa money laundering. Ayon naman kay AMLAC Deputy Director Adrian Arpol, lumabas sa investigasyon na si Alice Co. mismo ang pangunahing utak sa money laundering at pinanggalingan ng nasabing pera. Pero iniimbestigahan na rin nila ang posibilidad na may iba pang pinanggalingan ang nasabing pera. Wala pong ibang pwedeng maging panggalingan ng pera kung hindi sa scamming operation po. So, ang ating predicate offense po na tinatawag po natin under the AMLA, ito po ay nagsimula sa qualified trafficking in persons at ito po ay kinumit o ginawa para po mag-scam. Ito naman po ang business model ng mga pogo to conduct scamming operation. Samantala, kinumpit naman ni Justice Undersecretary Nicolas Felix di ang impormasyong nasa Jakarta, Indonesia si dating Mayor Go. Batayan niya sa impormasyon mula sa immigration ng Indonesia, bumiyahe si Go mula Batam at nakita sa mga litrato at CCTV na naglalakad sa mga ilang kalye sa Jakarta. Patuloyan niya ang kanilang koordinasyon sa mga tauhan ng gobyerno sa Indonesian counterparts para mahanap at mahuli ang tumakas sa dating alkalde. Kaservisyo mo sa DOJ, Christian Yosores, para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Yosores. Partner, may isa pa tayo. Yes, partner. Senado may bagong online platform para sa mga humihingi ng medical at social assistance. Nagbabalita at nagseservisyo si Robert Mano. Robert. Via Tony, may bagong online platform ang Senado para sa mga nangangailangan ng medical assistance at social assistance. Ang website para sa programang ito ng Senado na Senate Assist ay assist.senate.gov.ph. Ayon kay Senate President Keith Escudero, sa pamamagitan nito, magiging mabilis ang paghingin ng tulong sa Senado at hindi na kailangan pang maghintay ng mga paghihingi ng tulong at gumastos papunta sa Senado para bumiyahe at mga dun nga sa pangangailangan nila ng tulong. Ang website, makikita dito kung saan ipadadala ang mga request para sa mga medical assistance o para sa mga ospital, laboratory, diagnostic procedure, gamot, dialysis, chemotherapy drugs, medical operations at maging mga surgery. Maaari rin ipadala ang request para sa educational, legal, burial, transportation assistance at kabilang din ang request para sa mga private hospital. Kaservisyo mo sa Senado, Robert Pano para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Robert. At salamat po sa lahat po ng ating mga kaservisyo reporter. Kaservisyo Balita. 6:07 na po mga kaservisyo. Tuloy-tuloy po tayo ha sa ating programa. Maya-maya pa ba ating panauhin? Hindi pa natin natatawagan pala. Oy, oo nga pala. Grabe. Ikaw ba partner, napunta ka na ba ng Indonesia? Nakabiyahe ka na ba? Yes, doon? Oo. Sa Jakarta ano bang at coverage sa yun? Bali. Yung coverage sa Bali, Indonesia. Bali. Kasi parang ASEAN Ministers Meeting. Ah. At sakto pa, parang 2018 yata. Sige, tanungin yun. Kita. Marami bang mga naglalakad doon na medyo kahawig ni Alice Go? Wala. Hindi masyado. Mas maraming Australian sa Bali. Really now? Oh, pero yun doon sa Jakarta naman, actually parang Pilipinas din eh. Kasi mostly yung mga mayayaman doon, mga Chinese din. So talagang magbe-blend in siya kung doon siya pupunta. Pero hindi nga natin alam. Kasi nga sinabi nga din ni Kuyang Robert, baka yung minamanmanan, 'di ba? Baka naglalakad-lakad lang doon sa mga ibang 'di ba? Mga baka nag-mauling ulit. Malay mo naman, 'di ba? Baka nandoon lang at nakikihalubilo siya doon sa mga tao na kumbaga hindi siya masyadong maispatan, 'di ba? Unless nga na kahalubilo niya yung mga talagang mukhang Indonesian, mas ano siya, mas kapansin-pansin siya. Oo, lulutang talaga siya doon. Yes, oo. Hindi mo pwedeng sabihin, Your Honor, na nakapareho lang natin sila. 6:10 na po ng gabi mga kaservisyo. Kami po ni partner ay magbibigay daan po muna muli ha, sa ilang po mga mahalagang mensahe. Naisip-isip ko nga pala partner kung ang naging tandem na yun natin dahil ang sabi kanina ni Robert, Pia Tony. Aba, it's very Italian na Pia Tony. Tama-tama because I always tell them the congratulations. Balikan po tayo mamaya dito po sa Issue is Spotted. Ta
talakayang hitik sa Ishbotter. Welcome back mga kaserbisyo. Dito pa rin po sa Issue Spotted. Kasama ko pa rin syempre ang aking partner for the day. Habang wala po si partner Casey, pakilala ko ulit partner ha? Yes, partner Pia Gutierrez for today. Kami po, we are the Italian combination. Yeah, ayan na. Piatone. Parang nakagutom. Rigatone. Yeah, rigatone. Piatone po kami. Kasama po nyo. Mga kapiling po natin dahil kakausapin po natin siya patungkol po dun sa ginawang pasyan ng Timor-Leste Court of Appeals na ibasura yung inihain po na motion ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para harangin yung kanyang extradition no pabalik dito sa Pilipinas. Makakapiling po natin via Zoom. Wala. Zoom. Papaya! Ngayon na nga sinasabi ko si Undersecretary Raul Vasquez ng Department of Justice. USEC, magandang gabi po. Si Tony and Pia Gutierrez po ito. Magandang gabi, Tony, at magandang gabi, Pia. Magandang gabi din sa iyong manunood at tagapakinig. USEC, may sinasabi si Attorney Ferdy Topacio na mali daw ang inihayag ng DOJ na ang tinanggihan daw ng Timor-Leste Court of Appeals ay yung stay order na tinatawag. Ano po ba yung stay order, USEC? Actually, marami kasing motion na sinampa ng grupo ng kampo ni dating Congressman Teves. No? Dalawa ang nakasalang dati. Yung una ay motion to suspend because of their intention to file a complaint before the United Nations Human Rights Council. At yung pangalawa ay yung appeal mismo, yung motion for reconsideration mismo. Okay. Yung unang pahayag na sinabi ng Prosecutor General ng Timor-Leste, Tony, ay appeal denied. At yung pagkaintindi naman ay yung appeal na main mismo. But when upon clarification, clarify ng Timor-Leste Prosecutor General na ang nadesisyonan sa ngayon pa lang ang Timor-Leste Court of Appeals ay yung motion to suspend proceedings. Kaya yung main appeal niya ay pending pa din. Pero malakas ang pakiramdam namin at sa palataya namin na malapit nang matapos tong kabanatang ito. So ito para malinaw din sa ating po mga tagapakinig, tagapanood, ang hinatulan po o dinesisyonan ng Timor-Leste Court of Appeals ay yung motion to suspend proceedings sa makatuwid dahil binasura nila yon, hindi maihinto yung proceedings, tuloy-tuloy lamang. USEC. Tama po. Hindi hukad lang ang pagsampanya ng complaints sa United Nations Human Rights Council. Okay. So sa makatuwid, tama rin pala si Attorney Topacio na hindi pa ho pala tapos yung kanilang paglalaban na huwag siyang ma-extradite sa Pilipinas. Technically, tama kasi may pending issue pa nga yung motion for reconsideration nila. Pero lahat ho ng aspeto ng kaso ay papunta na po doon sa tingin ho namin. Dahil ho, denied na ho on the merits dati yung lahat ng yung main pa nila yung di ba nagpetition sa for UN. Request for extradition grinant na yon at yung nga may mga motion pa silang final at yon ay denied lahat at ang nakasalang na lang ngayon ay yung main motion for reconsideration nila na apela. Okay. Eh ano ba yon? Matagal na proseso pa ba yan, USEC, sa tingin nyo? Anytime na yan, Tony, eh. Kasi yung usapan diyan ay pagkasampa ng apela ng kampo ng dating congressman ay mayroong 20 days yung prosecutor general para mag-comment doon. Matagal na rin nakapag-submit ng comment ang prosecutor general ng Timor-Leste. At ang korte naman, ang Court of Appeals ay supposed to be may 20 days din na panahon para mag-desisyon doon sa merito. Kaya nga, ine-expect namin sa mga darating na panahon, nandyan na yan, malapit na. Darating na panahon. O, sige, so ano ba, araw lang po ba binibilang o linggo pa rin? 20 days, tumakbo na yung 20 days eh. Tapos na, lipas na yun.
araw na lang yan sa tingin namin. Okay. Yeah, partner, magtanong ka. Okay, so, ibig sabihin na, Yusek, hindi pa natin ine-expect anytime soon yung extradition, no? Kasi yun ang hinihintay talaga ng taong bayan. Ganito, pag nag-decision sila, no, within any time, merong 20 days naman na binigay nung Timor-Leste rules sa gobyerno natin para ibalik yung dating Congressman Tevez. Kaya subject to extension yan, so may 20 days yung period nila. At kung matapos na yung period na yun, Yusek, kumusta ang preparations natin para mapauwi dito si dating congressman? Ready na po tayo anytime na pag lumabas yung desisyon at sa tingin namin papunta na nga doon dahil lahat po ng aspeto ay na-desisyon na naman pabor sa request for extradition, ay handa na po ang gobyerno natin para ibalik po ang dating congressman para harapin po niya yung mga kaso na nakabitbin sa kanya dito sa ating mga horte. Okay. Sige, so ang anong tawag dito? Habang gumugulong pa ho yung proseso, si Cong Tevez ay hindi ho siya under house arrest. Ano po bang estado po ng kanyang ano, yung galaw niya sa Timor-Leste? Is he free to move around? Well, he is supposed to be under close guard dahil anytime kung kailangan siyang papuntahin ng Court of Appeals ng Timor-Leste, ay kailangan makukuha kaagad ng otoridad ng Timor-Leste. Okay. Pero hindi naman siya guard, ano, close said, guard meaning binabantayan siya ng mga pulis, ganun ho ba? Nakakapag-golf pa rin ba, Yusek? Well, hindi natin alam, pero ang huling alam namin is he is under close guard. Okay. So binomonitor yan ng mainam kasi nga ho, obligasyon din naman ng Timor-Leste government yan na dapat hindi makalusot yan, makasalisi. Dahil kung mangyari yan, ay napakalaking dagok sa kanila, sampal sa hustisya nila, sa proseso nila. Kaya nga, naisip-isip ko, bakit kaya ang takbuhan po ng mga tao na parang umiiwas na sila yung humarap sa paglilitis, eh, kung hindi Indonesia, Timor-Leste, magkatabi lang ho yan, di ba, Yusek? Magkatabi nga. Yung kasing Timor-Leste din, Tony, masabi ko lamang, ay bagong bansa lang yan, newly independent created country, newly independent yan. Kaya yung mga proseso nila ay hindi pa talaga klaro. Hindi planchado. Kaya as they are moving forward to implement and improve their system, wala po tayong choice kundi gamitin yung mga proseso nila. At sa kagandahang palad ho naman, maganda naman ang resulta ng request for extradition natin. Panalo nga po tayo, pero merong huling mga hadlang yung ang motion for reconsideration na anytime madedesisyonan na yan. Yeah. Si pangalan ng presidente ng Timor-Leste, partner, Jose Ramos Horta nga ba? Yes, oo. Di ho ba parang, di ho ba parang si, siya pa rin ba, si President Horta? Parang si President Horta ho ba, may, kumbaga, meron din ho ba siyang ginagawang kahit papaano, pagpapasya dyan sa mga yari kay Congressman Tevez, o talagang paubayan na yan sa judicial system nila? Nasa judicial system nila yan, Tony. Nung una kasi, dapat noong, kasi nga nahuli siya ng dahil kanselado yung passport niya, di ba? Strictly speaking, dapat pwede nang dineport immediately at that time. Kaso pa lang, meron pang isang aspeto, kaya nga hindi ho na deport pagkos sinabi ng Timor-Leste na kailangan yung proseso ng extradition ang masunod. At dahil sa sistemang umiiral, kapwa independent and sovereign country yan, kailangan nating sumunod sa patakaran din nila. Alright, sige. Eh si Yusek, mukhang pabiyahe na pa-out of town, partner. Ha? Hindi, pa-uwi. Na-traffic lang, Tony. Gusto ko sanang mag-zoom sa bahay, kaso ang grabe. Matraffic ko. Mukhang hindi gumagalaw ang sasakyan kasi ni Yusek. Kasi alam mo kung bakit?
Friday na nga ngayon, payday Friday pa. Inulan pa. Umulan ba? Oh, grabe. Oh, sige. Kaya puro wala si Kwan, si Casey. Yusek, maraming salamat sa oras na binigay niyo at maraming salamat sa paglilinaw po sa kaso po ni Kong Teves. Salamat din, Tony, at salamat, Pia, sa pagkakataon. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi po. Thank you po. Yan po si Undersecretary Raul Vasquez ng Department of Justice. Yun pala, partner, butet nilino natin. No? Kasi nung una, binabalita nga natin na binasura na ng Timor-Leste Court of Appeals yung motion ni Kong Teves na harangin yung kanyang extradition o yung persahang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Iba pala yung dinesisyonan nila. Yung motion to stop proceedings. At yung motion for reconsideration, ito pa rin yun. Nakasalang pa rin yun. Yes. Kailan ba nangyari yung ano, yung Pamplona massacre na tinatawag nila? The last year yun, di ba? Mga 2023 ng March ba or mga something like that, no? So isipin nyo po, tumakbo na ng halos isang taon yung kaso at muntikan pa, no? Na hindi talaga matuntun itong umunoy mastermind dito sa kasong ito. Mabuti na lang at maagap yung mga taong nagbabantay doon sa Timor-Leste, partner. Malaking pasalamat din natin doon sa mga otoridad ng Timor-Leste. Bakit sila mabilis kaya? No? kaya siguro iniisip ni Mayor Go, huwag tayong pumunta ng Timor-Leste. Madali tayong mahuhuli doon. Huwag tayong pumunta doon. Iwasan natin yon. Saan sila nagpunta? Sa Batam, di ba? Batam. Oh. Batam Island. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ako ikaw? Din. First time ko lang hindi marinig yung Batam. Hindi ako masyadong maalam sa Indonesia. Alam mo yung Batam Quiapo, di ba? Si partner ko minsan, sawa na sa kakornihan ko itong si partner. Sabi niya, ganun na reaction ni Pia pag narinig po niya. Sabi ni Nick Sumera, sabi niya, nakikinig siya sa atin, partner. Ang maganda daw na tandem name natin, para daw yung ano, parang chips daw, yung Piato. Piaton. Bawal lang gamitin nyo kasi baka may trademark. Anong flavor daw? Anong flavor? Grabe. Meron ka ba mga babatiin, partner? Ayong ating butihing desk editor na si Ma'am Maricarda Tuwin. Aba! Birthday nung isang araw. Ah, ganun ba? Naramdaman mo ba yun? Yun nga, walang pauga. Yun walang pauga. Ito, babati po kami ng birthday sa mga nagdiriwang nakalilang kaarawan today, August 30, 2024. Happy birthday, Pamela Buenviaje! Happy birthday! Partner, basahin mo. Happy birthday, Melay Asi. Si Ayesa Fernandez. Marcelo Reyes. Si Samer Ebreo. At pahabol daw, happy birthday din kay Ramon Yanilla. Babati din ako kay Richelle Sico. Naalala mo ba si Richelle Sico? Dating kapuso na nagko-cover din sa Malacanang dating kasabayan ko yun. Yes, yes. Tapos sa aking teacher, no, ako ay bata pa, si Ma'am Rosalina Santos. Happy birthday po, Ma'am. At sa aking baby din na si Jimena Sofia, si Kyoto. Actually, ang haba ng pangalan. Ang haba ng pangalan. Saka na lang pag tumanda yun, medyo aawayin ako. Mahaba yung susulat niya dun sa papel. Actually, ang birthday niya, last week pa partner. Pero hanggang ngayon kasi kumakanta pa rin siya ng happy birthday. Hindi pa rin lipad. Happy birthday, Kyoto! Happy birthday, Kyoto! Wala ko mahanap . Ito na lang, Kyoto. Happy birthday to you, Kyoto. Ay, hindi pala. Maling bansa. Okay, maling bansa. Wrong country. Ay, partner, thank you, ha? At ako'y sinamahan mo today. Paminsan-minsan lang naman kami magkakasama ni Pia sa teleradyo. Dahil si Pia po, kuminsan, abalang-abala po yan, siyempre, sa pagko-cover po sa mga ganap sa Malacanang. Kuminsan po, hindi nyo maagilap sa Pilipinas si Pia dahil kasama, bit siya ng biyahe sa ibang bansa. Ano ba yung mga bansa na huling napunta mo, partner? Yung last ay Singapore, para dun sa kanyang Shangri-La Dialogue. Wala bang upcoming? Siguro sa Laos para dun sa ASEAN Summit. Meron pa. Sinaasahan din natin baka. Pero wala pa namang abiso. Siyempre, nag-attend din niya ng APEC Summit, yung mga ganun. Maganda pag-usapan yung sa Laos kasi, di ba, ang dami daw mga human trafficking na nangyayari doon, partner. Yun ang isang bansa na binabantayan din dahil marami daw mga Pilipinong na dedengoy dinadala sa Laos. Akala nila doon sila sa ibang bansa dadalhin. Sa Thailand. Yung pala sa lawang bagsak nila at gagawin silang scammer doon, partner.
Kawawa naman. Sa masakit na bubugbog pa. Oo, di ba? Naku, anong pahirap pa dinadaanan nila. Magandang tingnan din yan. No? Salamat, salamat po mga kaservisyo at kami po isinamahan nyo today ang aming pong Italianita, Pietone. Ako po si Kaka Nenturing Tony Velasquez, partner. At ako si Pia Gutierrez, pansamantalang humahalili para sa ating binibining Carmina Constantino. Hindi na binibini, ginang na yan eh. Aray, baka bugbogin ako ni partner. Maraming salamat. Thank you, partner. See you later. Mag-i-Inglesan muna tayo sa Worlds Tonight mamaya. Salamat, salamat po mga kaservisyo sa pagtutok niyo po sa ating programa today on the last day mm-hmm. na po ng Agosto dahil pag nakita po tayo, Setyembre na. So see you next month, ha, mga kaservisyo. Enjoy your weekend. Ingat-ingat po kayo and good night. Susunod na, partner, ang mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Susunod na. Ingat-ingat po kayo mga kaservisyo and good night. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.